isang magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 7. Ang buong akala ni Lynette ay maagang nakatulog si Lawrence. Pero hindi pala. Kaya alam niya nang umalis ng bahay ang girlfriend kagabi at matagal bago bumalik. Narinig din niya ang hikbi nito bago siya tabihan sa kwarto. Gusto sana niyang magtanong, pero para saan pa? May malakas na siyang pakiramdam kung bakit malungkot ang babae. Sandali lang siyang nakatulog sa kaiisip. Masyadong ginugulo ng girlfriend ang kanyang isip. Hindi niya gustong masasaktan ito. Pero may magagawa ba siya? Gustuhin man na mahaalala ay hindi niya magawa. At ang payo rin ng mga doktor, huwag niyang pilitin ang sarili. Ang naisip lang na paraan ni Lawrence para pagaanin ang sitwasyon ay bumawi. Dahil hindi rin makatulog. Gumising na lamang siya ng umaga. Lumabas siya ng compound para bumili ng mga pwedeng ihanda sa almusal. Eksakto, sa pinagbilhan niya ay may dumaang nagtitinda ng bulaklak. Bumili siya roon para kay Lynette. Napangiti siya. Pwede niyang makalimutan ang girlfriend pero hindi ang paraan para mapasaya ang isang babae. Hindi pa rin gising si Lynette na makabalik siya ng compound. Pinilit niyang magluto sa kabila ng kondisyon. Nahirapan siya pero nang makita ang mukha ng girlfriend, nang matapos siya sa paghahanda ng almusal, ay naging sulit ang lahat. Napakaganda ng ngiti nito, kaya naging napakaliwanag ng paligid para sa kanya. Wow! Thank you, love! Nilapitan siya ng babae at niyakap. Good morning! Bati niya at sinubukang yakapin ito. The feeling became better. It was heavenly. Best morning! Sagot naman ito. Hindi ko to inaasahan. Gusto ko lang sorpresahin ka. I'm excited about your reaction. Hindi naman ako nagkamali. Seeing you happy now makes me happy. You're so lovely. Inilagay nito ang kamay sa leeg niya. You definitely made me happy, love. I love you. Tinitigan ni Lauren si Lynette. Punong-puno ng ningning ang mga mata nito. Mukhang totoong-totoo. Base sa mga mata at boses ang sinabi ng babae. One part of his heart seemed to melt. Pero imbis na sumagot, parang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Bigla rin siyang natigilan. Gusto niya ang pakiramdam. Nakasama si Lynette. Pero tama ba na sagutin niya ito ng kaparehong salita kung wala pa rin siyang alaala? Inilit na lamang niyang ngumiti. Makakaalala rin siya at magiging maayos ang lahat. Pero habang hindi pa ganun ang sitwasyon, pipilitin niya na pagaanin yun. Hindi man makaalala, tutulungan siya ng puso. Nararamdaman naman niya ang senyales. Ang pinaka nagpapahirap nga lang sa kanya ay ang negative instinct sa kabila ng saya. But damn the negative instinct. Makakatulong ba ang pag-iisip ng masama kapag may problema? I-enjoy na lamang niya ang saya. Pagkatapos ng lahat, mas na-overpower na siya ang hindi niya maintindihang negative instinct. Masakit man na hindi pa rin nakaalala si Lawrence, unti-unting nawawala ang sakit sa puso ni Lynette sa paglipas ng mga araw. Sa kabila kasi ng sitwasyon, determinado ang lalaki na mag-work ang relasyon nila. Masaya na siya roon. Hindi naman talaga kailangang bumawi ni Lawrence sa kanya pero ginagawa nito. Kung ginagawa ng lalaki ang paglalambing sa kanya out of guilt, hindi na yun mahalaga. Nakikita naman niya na masaya si Lawrence. Siguro nga na walang alaala ng boyfriend pero naalala pa rin siya ng puso nito. Ramdam niya na may pag-aalinlangan lang ito
at dahil siguro yon sa nawawala pa rin itong alaala. Hindi gaanong napuruhan ang paa ng lalaki, kaya nagagawa na nitong makalakad. Mabagal nga lang pero sapat na para makalabas sila at makapamasyal. Ngayong araw ay nagpunta sila sa park. Nag-stroll lang sila pero masayang masaya si Lynette. Sa kabila ng kapansanan ni Lawrence, masarap pa rin sa pakiramdam na kasama niya ang boyfriend. Sa wakas, nasa Pilipinas na siya. Ang problema na lamang ay ang alaala ng lalaki. Pero, problema pa rin ba? Samantalang sinusubukan naman ng boyfriend na hindi yun maging hindrance. Ito pa mismo ang nagyayaya sa kanya para mamasyal. Sa tingin ko, gusto ko ng ice cream, sabi ni Lawrence nang makakita ng sorbetero sa park. Pinagbigyan siya ng boyfriend. Gusto rin kasi niya, pero sa kasamaang palad. Pang isang tao na lamang ang tinda ng sorbetero. Apa na lamang din ang lalagyan ng ice cream kaya wala silang choice kundi yon ang bilhin. Ang tindero lang kasi ang nakakita nilang sorbetero sa malapit. It's okay, hati na lamang tayo, sabi ni Lawrence. Umupo sila sa damuhan at sabay na dinilaan ang ice cream. Parang awkward yata, komento ng lalaki sa ginawa. Awkward? Bakit? We are sharing one ice cream, yung laway natin. We shared more than that, love, natatawang sabi ni Lynette. Nag-init bigla ang mga pisngi ni Lawrence. Hinawakan niya ang baba nito. Hey, nahihiya ka ba? Umiling ito. I think mas nakakahiya na hindi ko maalala ang bagay na yon. Lynette cupped his handsome face. Makakaalala ka rin, okay? Tumango si Lawrence. Dumila uli ang boyfriend sa ice cream at nang ginawa din niya yon ay hindi na ito nagkomento. Nagsunod-sunod ang kanilang pagdila, dahilan para maubos agad ang ice cream. Hindi nila yon napansin, kaya nang maubos, ay iba na ang pareho nilang dinilaan. Nagulat si Lynette at naibagsak ang hawak na apa. Samantalang ang lalaki naman ay mukhang nawala na talaga ang hiya. Inilapit pa nito ang mukha para ang mga labi niya ang malapatan ng bibig nito. Hinalikan siya ni Lawrence. Parang may nagwawalang kabayo sa kanyang dibdib. Nabuhay ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Namiss niya ang mga sandaling iyon. At kahit nagulat, hindi niya palalagpasin ang sandali ng kaligayahan. Mas inilapit niya ang mukha kay Lawrence. Nilaliman din niya ang halik. Inilagay niya sa halik ang lahat ng emosyong gustong ilabas sa nakalipas na mga taon. She kissed him passionately. At kahit nasa pampublikong lugar, hindi na niya pinansin yun. Namimiss niya ng husto ang boyfriend. She wanted him to feel how much she had missed and loved him. Naramdaman pa niya ang pagtulo ng luha. Pero kung sino ang nagsimula, ito rin ang pumutol ng halik. Biglang lumayo si Lauren sa kanya at nanlaki ang mga mata. Roses and candles everywhere. Your graduation day? Sinagot mo ako sa araw ng graduation mo. Hinalikan din kita noon eh. Nagsunod-sunod ang tulo ng luha sa mga mata ni Lynette. Napakasaya niya sa narinig. Nakakaalala ka na. It's true. You really are my girlfriend. You're special to me. Niyakap niya ang boyfriend. Nag-uumapaw ang tuwa sa kanyang puso. Oh God, love. Pero iyon lang ang naalala ko. Just that flashback and hinawakan nito ang ulo at napapikit. Nothing. That just it. Idinikit niya ang ilong sa ilong nito. Simula na yon. I feel it. Makakaalala ka rin sa lalong madaling panahon. Ngumiti ang boyfriend at hinawakan ang pisngi niya. Sana nga. Sana nga. In this sofa, we first made love. Biglang nanginig si Lynette. Nang sumunod na araw ay may bumalik ng alaala kay Lawrence. Kasalukuyan silang tahimik na nanonood ng TV sa sala.
nang bigla na lamang itong magsalita. Nakakaalala ka na ulit? Sa sobrang tuwa, bigla niyang nahalikan ng boyfriend. Hinawakan ito ang ulo. Pero, iyon lang uli eh. Biglang nagpla sa isip ko. But at least, naiiyak naman siya sa tuwa. Malapit na talaga. Everything is worth it. Makakaalala ka rin. Ngumiti si Lawrence. Alam ko, this is a wonderful. Naalala ko rin ang pakiramdam. It was amazing. Salamat sa lahat. Tuluyan ang pumatak ang luha ni Lynette. Nang marinig na gumamit ng endearment ang boyfriend. Malapit na talagang bumalik sa dati. Kaunting paghihintay at pagtitiis na lang. Makukuha na niya ang kaligayahan. You are amazing, sabi niya at hinalikan uli ang boyfriend. Sa pagkakataong iyon, mas malalim ang halik. Ginantihan din naman siya nito na may kaparehong intensity. They were almost out of breath when their lips parted. Sandali silang nagkatitigan. Pakiramdam ni Lynette ay tumitingin siya sa salamin. Nakikita niya kasi sa mga mata ni Lawrence ang nararamdaman. She felt like burning with desire. He tried to kiss her again. I love kissing you. And I want you. Pinaulan na niya ng halik sa mukha ang lalaki. Hindi na rin siya nahiyang sabihin ang mga yun. Bakit pa? Ganon din naman ang nakikita niya kay Lawrence. They were hungry for each other. Nakakaloko ang ngiti ng boyfriend. Undress me, then. Kinagat niya ang ibabang labi. She did it with seduction. Hindi na siya kailangang utusan ito. Matagal na niyang gustong gawin yun. Lynette almost oblig. Pero may pumutol ng magical moment nila. May kumakatok sa pinto. I'll get back to you. Kumindat siya. Tumayo siya at halos takbuhin ang pinto. Ayaw na niyang patagalin ng sandali. Eh ano? Kung hindi pa nakakaalala ng buo si Lawrence, hindi pa rin naman nagbabago ang katotohanan ng boyfriend pa rin niya ang lalaki. Willing siyang ibigay ang lahat dito. Pero napatunayan ni Lynette na lahat ng saya ay may sumusunod talagang lungkot. Nang makita kung sino ang nasa pinto, ang pagkapula na ibinigay sa kanya ng hawak at halik ni Lawrence ay namutla sa pagkaputla. Nael? Daka na dyan, grab her lips. Gusto kong bumalik. Pwes, nandito na ako. Mismo para pabalikin ka. At dito na po natatapos ang chapter 7 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po ako muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.